morning everyone. Once again, nandito ulit ako sa harap nyo para i-present naman ang history of tourism. So, let's begin. And by the way, this will be our second topic. Before the introduction, yun yung una. Tama, yun introduction. And then, now, ito ng history ang ating pag-aaralan. So, let's start with the origins. Kung saan ba siya nagmula? Kasi before aralin natin ang isang bagay na napakalawak, maganda, na alamin natin kung saan ito nagsimula o saan ito nanggaling. So, origins of tourism. It says that by the early 21st century, international tourism had become one of the world's most important economic activities. So, guys, early 21st century daw, ito yung pinaka nagko-contribute sa ating economic. Hindi lang sa atin, but also sa ibang bansa. Western, Eastern, Asia, even Antarctic daw and Arctic. Nagkakaroon daw ng iba't ibang klase ng tourism dyan. Which is, ina-accommodate nila yung mga people willing to travel from place to place para ma-experience yung beauty ng isang lugar. So, let's continue. So, dun sa broad history niya, it says that begins long before the coinage of the word tourist at the end of 18th century. So, probably, ako personally, I think, as a history major or SOCSAI, social science major or degree holder, tingin ko is ang ganda talaga ng tourism before, during the 15th, 16th, 17th, 18th century, kasi napakagaganda ng architecture na nagawa ng mga dating tao, gaya ng iba't ibang yung Roman Colosseum at marami pa, ang daming iba't ibang buildings na nagawa nila, at yung mga tao naman before is ine-explore nila yon, gaya ng mga archaeologists para or historians para aralin yung iba't ibang kwento sa likod ng mga gusaling itinayo na yon. So, ancient times. Just like dito sa picture, this is the ancient Colosseum where gladiators fight. That was long before. Yan yung ano, dyan naglalaban yung mga contender, gladiator, para sa entertainment ng mga king and queens. So, sabi dito, in Western tradition, organized travel with supporting infrastructure, sightseeing, yung talagang ine-enjoy nila yung iba't ibang klaseng lugar na nakikita nila. Kasi hindi sila galing lang sa isang lugar na nag-travel sa area nila, but lumalayo pa sila ng mas malayo. We don't know, maybe they are studying, finding something new, looking for a discovery, kumbaga, or learning some culture. Ang daming reasons para mag-travel. And that is what makes it beautiful. Kasi as a human being, we should never stop learning. Kumbaga, we learn new things, we learn different things, we accept others' culture. In order for us to grow, syempre, and to understand more deeply. Sabi dito, emphasis on essential destination and experiences can be found in ancient Greece and Rome. So, ang dami talagang mga naipatayo dun sa lugar nila. Hindi lang dun, all over the world. Mamaya, pag-aaralan pa natin. So, let's go to the heritage of tourism. Sabi dito, the National Trust defines, kumbaga, para sa kanila, ang kahulugan daw ng heritage tourism as traveling to experience the place, lugar, artifacts, yung mga bagay na naandun, yung mga ancient activities that authentically represent the stories and people of the past and present. It includes cultural, guys, culture, historic, and natural resources. For example, guys, merong tinayo na ano, sa 54th Battalion Civil War, sila yung mga ano lumaban para sa ano sa forces ng US, kasi dalawa yan eh. Pinagpatayo sila ng rebulto, tapos ang daming mga tao na pumupunta dun sa lugar na yon to visit the 54th Battalion shrine or memorial para i-honor. So papasok yon sa history. And then while culture naman is you travel different places to learn new things, learn ideas, maybe cooking methods if you are a chef,
Or maybe you are just enjoying. And at the same time, you can write about those things. Pwede kang mag-vlog doon. Pwede kang sumulat. And at the same time, magagandang scenery where you can take photos. So, ang dami. Sabi nga, sky is the limit. Sabi dun sa last topic natin about tourism. So, napakalawak talaga. So, this one is the Golden Rock, guys. Ito yung picture ng isang monk. Historic Buddhist pilgrimage yung nangyari dito. Destination is in Eastern Myanmar, Burma. Ayan, napakatagal na yan. So, that is heritage. Yung mga lugar na pinagmulan, holy places, kumbaga. So, alamin natin yung pilgrimage. Since na andito na naman tayo sa mga historic places, what is pilgrimage? So, ano ba daw yun? It says that pilgrimage offers similar meaning, bringing in Eastern civilization into play. Sabing ganon. Tapos, what is the deeper meaning? Kasi kita nyo yung photo, nagta-travel sila sa iba't ibang lugar. Ang gandang tingnan. Kasi even us, pinapangarap nating makapunta sa iba't ibang lugar. So, it says that pilgrimage is a journey. Kumbaga, adventure or paglalakbay mo. And then into the unknown or foreign place where a person goes on research or search of new expanded meaning about their self. So, in that way, inaalam nila kung sino ba talaga sila. Kasi, by traveling, marirealize mo kung gaano kaganda ang mundo, gaano kaganda ang nasa paligid mo. Kasi unlike nakakulong ka sa isang kwarto, you are working day and night. Ang nakikita mo lang is screen ng computer mo. And then if you want to relax or find meaning into your life, some people go travel. Pumupunta sila sa iba't ibang magagandang lugar. On that way, mas nakikilala nila yung kultura ng iba, dumalawak yung pang-unawa nila. Kasi without the knowledge and wisdom, you might develop hate and curiosity. So that's why it is important for us to learn something new, especially other people. So when we are talking diversity and impact, ito isa sa pinaka-importanting part ng tourism. Sabi dito, its religious goal coexists with divine roots. It says that commercial hospitality and admixture of curiosity, adventure, enjoyment, and among the motives of the participant. So, first of all, iba-iba ang tao na pupunta sa isa bawat lugar, iba't iba ng interest. And on that way, makikilala mo sila, kilala mo yung mga participant na yon. As a tour guide naman, if something na darating kayo doon, or as a flight attendant, malalaman mo yung iba't ibang klase ng kultura ng tao. And on that way, mas magiging bukas ang puso mo sa mga ideas na bago. Syempre, napakaganda, napaka-challenging ng growth na darating sa inyo once nang makagraduate kayo. So, when we say open diversity, bukas sila sa mga tao sa labas. Just like this one, sabi dito, pilgrimage to the earliest Buddhist site began more than 2,000 years ago. That was long ago, 2,000. Napakatagal. So, although it is hard to define, sabi doon, a transition from the makeshift privations of group of monks to recognizably tourist practices. Before kasi sarado sila sa, siyempre may mga holy places na sarado sa public. Pero habang tumatagal, nare-realize nila na what if i-open natin o buksan natin yung ating ideas and lugar para dun sa mga tao na yon. And on that way, they will learn from us and maybe they can spread that all over the world who we really are. Kumbaga ganun. Malalaman nila kung ano ba yung practice natin. And on that way, pwede natin sila makahikayat na sumali sa atin or join us, ganyan. So, open diversity. Although napakalawak, napaka-diverse, bukas sila sa marami and to share their culture. Which is, for me, it is a part of good in the human inside the human beings. Kumbaga, willingness to share, willingness to give, willingness to extend their knowledge. So, punta naman tayo sa earliest history of tourism. Yan ang isa sa pinaka mga una kasi ang daming written document about sa mga people na nag-travel, nahanap nila yung gantong lugar, na-discover nila yung gantong people. Just like what happened to us. We were found by explorers gaya ni Magellan, Miguel Lopez de Legazpi. That was 1541 pa, napakatagal na nun. So dito naman,
alamin natin yung mga nag-travel na gay this one, si Marco Polo, alamin natin yung travel niya. Sabi dito, tourism can be recognized as long as people have traveled. So, as long as people have traveled. Dito naman, sabi, the narrative of Marco Polo in the 13th century, which is napakatagal na, it is called the Grand Tour of the British aristocracy to Europe in the 18th century. So, aristocrat, sila yung nag-travel. Europe travel, ayan yung route, tingnan nyo guys. Venice, India, Vietnam, talagang napakaraming lugar na pinuntahan nila. So, it is dangerous during that day kasi you can be considered as a threat pag basta ka na lang dumating sa ibang lugar kasi you without knowing what are their rules, baka masaktan ka or pwede kang ikulong nila or much worse, even death. So, maganda is you come with a good intention. Sabi ng ganun. Hindi ka threat sa kanila. So, punta naman tayo sa Silk Road. Ayan yung palitan ng silk. Nagpalitan yung mga lugar sa iba't ibang klase ng Asia. That is considered tourism somehow. Kasi nagpalitan sila, pumunta sila sa iba't ibang lugar. They learned culture, use of herbs and spices. Hindi lang kasi silk ang nakipagpalitan na dyan. Iba't ibang produkto na din. Gaya ng seeds, different kind of vegetables, spice. So, yun na yun. So, sabi dito, Silk Road primarily refers to the land routes connecting East Asia, Southeast Asia, South Asia, Persia, Arabian Peninsula, and even East Africa and Southern Europe. So, napakalawak nun. And then, we go about David Livingstone journey. Puntahan, alamin natin yung journey niya. It says that Livingstone fame an explorer and his obsession with the learning. Source of the Nile River, sabi yan. Gusto niyang alamin yung ano bang meron dun sa Nile River na yon. Sabi dito, founded on the belief that if he could solve the age-old mystery, his fame would give him the influence of the East African Arab Swahili slave trade. So, gusto niyang alamin. I mean, influensya. Gusto niyang maging ma-influensya ang tao. Kasi, we all know that someday we will die. And what we want is for people to recognize us or to write our name in the history. So, he wants to be known. He wants to be big. That's why he is searching for the long-lost mystery of the Nile. So, maraming reason why people travel. And then si Thomas Cook naman, sabi dito guys, founded of inclusive tours with use of his chartered train in 1841 to transport tourists from Loughborough to Leicester. Ito yung nakasulat dyan. So, meron siyang train si Thomas Cook. And then, nakahanap siya ng mga tours para iikot yung mga tao. He is considered yung parang one of the fathers of tourism. Sabi doon. So, nakasulat dito, Thomas Cook contributed to the UK economies by providing jobs. They have 31,000 employees. So, napakalaki nung agency ni Thomas Cook. 31,000, imagine that. Giving 31,000 jobs to people is malaking bagay for them to help their family. Because dati, talagang mahirap ang buhay nun, hindi pa modern gaya natin. So, it says that Thomas Cook will also contributed to the international and UK economy as it creates inbound and outbound tourism. So, yan na yung lalabas sila papunta sa isang lugar at yung mga tao sa lugar na yon ay pupunta sa inside a bigger place. Kung mag-inbound and outbound tourism. Inside, out, out, inside. So, meaning, more money is being spent in different countries for all different types of tourists. So, lumalawak na. Nagsimula na yung tourism with Thomas Cook dun sa idea niya na hanggang ngayon nagtuloy-tuloy na. So, punta tayo sa modern tourism, which is yung ngayon na, 21st century. It says, guys, that modern tourism is an increasingly intensive, commercially organized, business-oriented set of activities whose roots can be found in industrial and post-industrial West. Just like nung Western nga, meron ng modern tourism. Ito ng time ni Thomas Cook, diba? So, yung iba't ibang tao sumasakay ng trend barko para alamin yung kultura ng iba. That is the peaceful days. Meron silang mga inns na nagpapatuloy sila ng mga guests, bed and breakfast, ganyan. So, on that way, kikita talaga ang mga tao. Magkakapera sila doon. So, aristocratic grand tour naman. Sabi dito, in France, Germany, and especially Italy, guys, including those associated with classical Roman tourism, had its root in the 16th century. Aristocrat is the wise people yan, guys.
So, alamin natin yung meaning. Sabi dito, what is an aristocrat? O, kanina pa sinasabi ni sir, ano kayang ibig sabihin nun? So, ito, i-reveal na natin yung meaning niya. Sabi dito, a class of a person holding exceptional rank and privilege, especially the hereditary nobility, so mga royal blood. So, a government or state ruled by an aristocracy, elite, yan yung elites. Or privileged upper class, yung mayayaman, matatalino, mayaman, ganyan. Government by those considered to be best or most able people in the state. Ito na yung sinasabi yung wisdom. Ikaw yung well-known, ikaw yung novel, ikaw yung kilala, ikaw yung alam nilang best decision maker. You can run for the government or you can be the leader. That is aristocracy. Aristocrat. You are a noble person. You are wise. So, best member of the society, in short. So, punta naman tayo sa disadvantage and advantages of the modern tourism. So, alamin natin. Kasi it is not always good eh. Everything has an equivalent exchange. So, sabi nga sa Full Metal Alchemist, in order to gain something, you must give something back, equivalent in exchange. Sabi nga niyan. Excuse me. So, sa disadvantage and advantage, pag-uusapan natin yung mga impact or ano, collateral damages na nangyari sa pagpapatayo ng mga establishment. So, punta tayo sa tourism defined muna. Sabi dito, with current dynamics in the modern economic arena, tourism is now trending, guys, in the modernism pace and quickly moving towards the post-modernism stage. So, ang sabi dito, kilala talaga tourism. All over the world, lahat ng bansa may tourist spot, lalo sa ating Pilipinas ang lalaki. People from all over the world visit us. We are known as hospitable, happy people, masarap tayong magluto, masaya tayong kasama, magaling tayong kumanta, ang dami. At napaka-welcoming at maasikaso natin. Kilala tayong mga Pilipino na hindi papabayaan yung mga guests natin. So, we move towards tomorrow, syempre. So, alamin natin yun. Sabi dito, evolvement of the industry. Modern tourism precisely is involved, kasali tayo, which concurred with the application of mechanism of modern techniques. Mga moderno na, we have different kinds of vehicle. If hindi kayang i-travel by boat or gamit ang isang ship, meron na tayong mga modern planes. We even have helicopters. Kumbaga ano na tayo, we are living the age of technology. And once again, pag tumagal pa ang panahon, mas mag-evolve pa ang tourism. Magkakaroon na ng iba't ibang klaseng tourism. Mas ano pa, even sa outer space, sabi nga, sky is the limit, nothing is impossible. So, that are aimed to develop the industry, hence make it viable to attract even more tourists. So, ayan, sa ganda ng mga lugar, iba't ibang transpo. So, ang daming ng chance or probability for other people to travel. Even we have packages na mura para sa kanila. So, sabi dito, evolvement of the industry. It is characterized but not limited to use of collective visas, charter planes, modern means of transportation, steered hotels, and reliance on tourist guide. That's why meron tayong mga vehicular transport and even people that will assist us because we are going to a place where we don't know what's even there or what are their culture or even we speak their language. That's why there should be a tour guide or a flight assistants, travel guide, ang dami eh. Kaya it is opening possibilities to people working there locally. Just like nung diniscuss natin last line, merong chance na yung mga tao doon is makapag-aral. Makapagtrabaho at the same time aralin yung tourism, aralin nila yung iba't ibang beauty ng lugar nila para if ever or for surely may pupuntang people outside the country to visit that place, dapat i-represent mo ang inyong lugar with pride and happiness and or enjoyment, so ready ka para samahan sila towards their journey and share happiness to them. It's like you are earning money and at the same time you are enjoying and meeting new people. So, punta tayo, modern and traditional tourism, guys. Unlike the traditional tourism, yung modern daw is involved participation from entire population.
From ano, ganito yan guys. Halimbawa, pumunta tayong lahat sa Paris. Bumasyal tayo doon. Pagdating natin doon sa airport doon, andun yung mga French people, bubigay sila ng accommodation. Nag-o-offer sila ng tour guiding. Nag-o-offer sila ng assistance. And at the same time, people from France who have different kinds of restaurants, they will accommodate people from our country. Kumbaga, ano, aasikasuhin nila. And that means the whole dun sa lugar na yon, yung ano, community is they offer different kinds of business that will satisfy the needs of their tourists, yung mga pumupunta. So ano ba, may tindahan, may bilihan ng tubig, kasi kung andun na lahat eh, as a community they are working para mas mag-grow pa yung economy nila at para mas maka-attract pa ng more tourists, just like here in Pilipinas, from transportation, pagkain, paghahanap ng room, andiyan ang mga Pilipino para iasikasuhin ka. So modern tourism and economic growth, guys. It says that modern tourism is the largest export earner in the world with an enormous growth of potential. Kumbaga, ang laki ng possibility ng growth dito sa tourism. And at the same time, encounter with people, kumbaga, based on their experience, pagbalik nila sa lugar nila, kakalat pa how beautiful your country. So, asahan na natin ang economic growth ay may backlash. So, ano ba yung backlash? On your actions, merong consequences. Doon na yung papasok yung mga ano, challenges, yung mga environment, yung mga biodiversity na maaaring maapektuhan. So, ito na guys. Challenges. Yung mga pwedeng maging ano, kaakibat na suliranin or ano, pwedeng magbigay ng ano, ng negative effect towards the environment and Mother Earth. So, what are they? First of all, depletion of the natural resources. Ibig sabihin depletion, pagkaubos, pagkakaunti. Tingnan niyo yung picture. Guys, napakagandang tingnan, di ba? Puno, nagbibigay ng ano, bahay sa mga animals, yung mga kasi ibang yung photo na yan is ano, sa ibang bansa. So merong mga ano diyan, mga wildlife na nakatira. What if putulin mo yan? I'm sure they will be sad. They have feelings too, syempre. But the growing popularity of tourism is unstoppable. For example, itong lugar natin is puro gubat, magagandang dagat, syempre, magagandang view. Gusto natin magtayo ng isang hotel, and then nakita ng ibang investors. Naisipan nila, sige, magdagdag pa tayo. Tinayuan ng iba't ibang establishment until umulan. Nagbaha. Dahil wala na yung roots ng puno para i-absorb yun, naging semento na lang. We are taking advantage on our Mother Earth. So, some of the tourism, hindi naman lahat guys, some of those industries are joint forces towards the eco-friendly advertisement. Kumbaga, doon nagtatayo sila, minimake sure nila na eco-friendly yung kanilang establishment. So, yun ang i-admire natin. Kahit magtayo man tayo ng mga site dyan, make sure na i-re-respect mo pa rin yung environment. Next one is the water resource, guys. Sabi dito, most critical and fundamental natural resources in the globe. So, yun ang pinakamahalaga. So, ano bang nangyayari sa water resources? Nagtatayo tayo ng iba't ibang ano, facility or ano, deck, kung anong itatayo natin dyan. So, beaches na nagtatayo tayo ng mga resort house. And at the same time, magtatapon yung mga turista doon. Nag-iiwan ng mga balat ng chicharya. Nagtatapon ng bote na pwedeng makasakit sa'yo. Siyempre, hindi lang sa'yo, kundi sa mga, yung ano, yung case ng coke, pwedeng maipit yung leeg ng mga isda, ng sea turtle. So, ang daming harm na pwedeng mangyari sa water resources. Tapos, pag nagtayo ka ng establishment dyan, magpapaago sila ng dumi, just like what happened in on other beaches. Nagdyan sila, naglalabas ng, nag-excrete ng mga waste. So, nakakalungkot, guys, na popolute yung tubig. So, punta naman tayo sa land degradation and loss of biodiversity. Sabi ko nga sa inyo, once na i-consume ng industry ang Mother Nature or ang ano, ang forest or kung anong ano man 'yan, kung anong part ng ano, ng green land, is mapuputol 'yung mga puno, mawawalan ng bahay 'yung mga hayop. Kasi itong mundong na 'to is hindi lang para sa atin, but to share it
with those animals, which is party na din ng ano, party na din ng mundo, ng ikot ng mundo, guys. Even the insects, part tayo ng isang malaking chain kung saan dapat tayong mag-coexist. This world isn't just for humans, syempre. So, maging aware tayo doon. Alamin natin yung mga biodiversity. Kasi what if one day maging CEO kayo, owner kayo ng napakalaking industry. So, mahalaga, mahalin niyo yung environment. Kasi we won't live that long eh. I mean, mairespeto natin yung mundong tinirahan natin. So, kita niyo itong picture. Increasing number of facilities, dumadami ang construction. Tourist attraction site. Tingnan niyo yung picture. It's like a game of chess. Industry, pollution, towards the nature, naglalaban sila, guys. And thankfully, merong mga tao na handang ipagtanggol ang ating nature. So, yun lang. So, tourism industry, guys. Just like any other industry, nagkakas din tayo ng pollution. Kasi, ito nga, yung mga naiilabas ng mga factory, waste, littering, sabi nga, release of oils and chemicals, release of sewage, architectural pollution, even noise pollution nga daw, guys. Emission of substance, yung sa emission ng mga eroplano na sunod-sunod ang lipad. Pero ngayon, guys, nagka-pandemic tayo, nabawasan ng pollution kasi people travel less often. Even dun mga pinag-kinorbid na yung pagta-travel ibang bansa, limitado na. Wala muna ang tourism ngayon. Let's say nagpapahinga ang tourism industry para once na matapos tong COVID-19 is simula na ulit para sa mga nagtatrabaho sa industry natin. So ito nga, transportation, guys, nakaka-pollute din daw yan. Eroplano, sasakyan, barko, maaari siyang makapollute. So alteration of ecosystem by tourist activities. Gaya nung sa safari tour, nai-stress yung wildlife. Gaya nga nung sa ano, guys, yung sa Bohol, ang tertiary kasi pag na-stress, nag-suicide sila. And yung ilaw ng mga camera, ayaw nila yon. Ipipicturean mo, paplasyan mo, ang laki-laki ng mata nun. So for sure, may stress yung tertiary. Just like itong lion, is lagi siyang nakakita ng mga vehicle na ganyan, may maapektuhan din yung natural behavior nila. Hindi na sila mag-a-act the way they should be. Kasi may intervention na ng human, pinakialaman na. So, mas maganda na lang na alpa sila kaysa nakakulong sila. Ganon, guys. Physical impact of tourism development. Ito, guys, apektado na naman ang ecosystem. Once again, pag nagtapon tayo ng iba't ibang bagay or iba't ibang harmful substances, maaari silang mapollute o maaari silang maapektuhan. Guys, unlike us, wala silang boses para mag-complain. So, as people, we should be the one who give voice for them. Tayo ang dapat magsalita para sa kanya. Kasi binigyan tayo ng life para may reasoning tayo. So, we should be the one who protect them, guys. Physical impact of tourism development. Once again, an ecosystem basically is the environment. Equilibrium, guys, which is the balance. That includes all living organism in the world. And once again, guys, the natural cycle balance that sustain this organism. Sabi nga, bees are the most important most important life form in this planet daw kasi nagpo-pollinate sila, ganyan. Mas nakapagbigay sila ng oxygen. So, kapaki-pakinabang ang bawat isa sa atin. Kahit yung kaliit-iitang insekto dyan sa inyo, papunta sa'yo hanggang sa mga ibon, is napaka-importante. The trees. Kasi we are tayo, guys? Ecosystem. Kumbaga, ito yung lugar, andyan ang langit, land, sea. Kumbaga, nagko-coexist yan lahat with balance, which is the equilibrium. It should be balanced, guys. Oh, so, punta naman tayo sa cradle of life. Once again, ecosystem. In their current environment, were included amongst them, guys, yung mga naandito daw sa atin, rainforest, mangroves, pinipigilan yung baha, wetlands, alpine region, seagrass beds, and coral reefs. Yan, ang coral reefs is nagbibigay naman ng bahay sa mga isda, which is kabuhayan din nating mga tao, kaya wag natin silang sirain. So, isa pa, tourist spots yan. So, even though may mga turista, i-encourage natin sila na maging aware o maging mabait sa ating nature. So, sabi dito, how does modern tourism lead to physical impact of the ecosystem? Ito nga, nagkakaroon ng construction activities, mga bagong facilities.
Tapos deforestation yan, masakit din sa puso yan, nagkakaroon yan. Syempre ginagamit yung mga wood natin para facility, just like yung ano, yung mga daan na covered with trees, di ba napakaganda niya, napoprotektahan sa init. But ang ginagawa ng iba is pinuputol yung mga punong yon, which is sobrang nakakalungkot kasi parte na yan eh, parte na yan ng mundo natin. So ito na yung sinasabi ko kanina, marina development and breakwaters. Nagko-cause daw siya ng major changes in coastal currents and coastlines. Ito pala yung word guys, marina developments. Yung nilalagyan nila ng ano, ng land, yung sea. Ayan. So nagkaroon ng ano, changes. Maaari pang gumuho yan once na magkaroon ng earthquake. So napakadelikado. So extensive building of pavements along the shorelines can lead in the destruction of the natural habitats. So basically, maaaring makasira, ang daming wildlife na maapektuhan, ang dami ding tao. So once again guys, thank you so much for attending this class. Alamin natin mahalin ang ating environment, and for sure natuto tayo sa history, iba't ibang klase ng history about the tourism industry, kung saan ba nagmula, based on 13th century, 2000 years ago, ganyan. So ang daming klase, yun yung sinimula natin, dyan ipinanganak ang tourism hanggang ngayon na 21st century, na mas lumalaki pa tayo. So thank you and God bless guys. Sabi nga dito sa quote, love the earth as you would love yourself, sabi ni John Denver. Thank you and God bless. So, see you on our next meeting. And I am thankful na maging professor niyo.